Hello guys, this is Bullet and welcome to the segment ng MikroTik Design. Umpisa na natin yung ating tutorial regarding dun sa cell ID lock for the 4G model or R11e-4G modem. So, punta tayo dito sa Winbox and yung model is SXT R and check natin sa interface LTE and yung modem natin ito R11e-4G. Okay. Naka default settings pa. So ito yung available bands and check natin dito sa cellular. Okay, ngayon yung ating SXT-4G ay connected to cell ID 164 with EAR FCN 1350 band 3. So ang gagawin natin, gusto ko na ilock siya dito sa band 42. So instead na gagamit tayo dito sa new terminal, ang gagamitin natin dito sa 4G is via modem initialization or modem init. And yung cell monitor, tingnan natin kung gagana. Na-type natin sa terminal interface, LTE, enter, then cell monitor, and then yung interface number, 0. So, sa 4G model, hindi supported yung command na cell monitor. So, ang only way para makita natin yung mga tower is by using cell mapper or open signal na app na pinakita natin dun sa tutorial natin with the cell ID locking for LTE and LTE6. So, madali lang ang cell ID locking dito. Dito sa modem init, ito yung command is PT percentage CLCMD equals 1 represents the mode, 0 to disable the cell frequency locking, and value of 1 to
enable the cell lock. And then the next is mode 2, yung 1 is always use lock yung nire-represent niya. Ibig sabihin, pag nag-restart yung router natin, ano pa rin, implemented pa rin yung ano, yung cell locking. And then the next is the available EARFCN. So, na-survey na ito kanina. And then, yung physical cell ID na 47 for the band 42. Okay. So, let's try to apply lang. And yung kanina, hintayin lang natin na mag-reset. Okay, so once na-reset na, hintayin lang natin mag-running itong LTE interface, then click cellular tab uli. And kung mapapansin nyo kanina, nasa band 3 tayo, tapos iba yung cell ID. Ngayon, na-ilock na natin siya sa band 42 with EARFCN na 41690. So, itatry ko naman na restart siya para makita natin kung implemented pa rin yung ano, yung cell locking. Since naka-default setup pa rin yung sa bands, ibig sabihin dito sa bands na may check up, may tendency pa rin na kumonect yung 4G model natin if hindi naka-enable yung cell ID locking. So, re-restart natin. System, tapos reboot. As login ulit tayo sa Winbox, i-check natin. Punta ulit tayo sa LTE interface cellular. So ayun, nakalock pa rin yung ating cell ID sa band 42. Okay. So gumagana yung ano, yung cell ID locking natin. Okay, thank you for watching this episode of MikroTik Rizal. And kita-kits ulit tayo sa mga next episode.